Hi guys, Dr. J sa The Javison Channel. Isa po akong internist and cardiologist, and ang channel natin merong more than 300 videos na. So, paki-check po yung iba't ibang topics natin, baka makatulong sa mga health conditions ninyo. So, ang topic natin ngayon is mataas na BP, walang gamot, pwede ba denma lang? Kasi wala namang nararamdaman. So, importante yung topic natin kasi napakadami ng hypertensive sa Pilipinas. So, hindi lang siya sa buong mundo, kundi sa Pilipinas. So, 1 out of 4. So, isa sa apat na makikita ninyo ay pwedeng may hypertension. At doon sa mga may high blood, kalahati doon, hindi naggagamot. So, walang iniinom na gamot. So, hayaan lang. Kasi 95% ng mga may high blood, ang BP 140-90 ay walang nararamdaman. And 75% ng mga may severe hypertension, yung mga may BP na 180, 190, so 75% wala ring nararamdaman. So madami tayo nakikita mga pasyente na, "Doc, wala naman akong nararamdaman, so okay lang, kaya hindi ako uminom ng gamot. Doc, neresitahan ako ng gamot dati, pero wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako inihingal, hindi sumasaktan dibdib ko, so tinigil ko na yung gamot." And alam nyo ba na ang number one risk para mag-develop ng heart attack, stroke, at heart failure ay hypertension. Lalo na kung ito ay hindi controlled. Pag sinabi natin controlled, dapat mapababa natin ito to less than 130 over 80. So dapat yan ang BP natin. Kung 140, 150, over 90, over 100, hindi pa po siya control. So, dapat makontrol pa natin ang yung blood pressure. At, alam nyo ba na pag binaba natin ang blood pressure nyo, kahit 10 millimeters mercury lang, for example, yung 160 naging 150, malaking bagay na po yun. Pwede nang mapababa ang risk ninyo na mag-stroke by 25%. So, ganon. So, ano bang mangyayari do kapag pinabayaan ko na mataas yung BP? So, dead ba lang? Kasi wala namang nararamdaman. So, meron po tayong tinatawag na end organ damage. So, nagkakaroon po ng damage yung major organs natin kapag pinabayaan natin na mataas ang blood pressure. Number one na dyan, yung puso, yung kidneys, at yung brain. So, ang nangyayari po dyan, yung mga major organs natin, lumalaki yung puso. Nagkakaroon later ng heart failure. And, lumiliit yung mga ugat, nagkakaroon ng irregularity, hindi na maganda yung ugat, lumiliit, tapos hindi na siya nag-expand, tigas na siya. And then pag lumiit yan, pwedeng kumapit yung mga kolesterol. So yan ang pagmumula na po ng atake sa puso, pagmumula na ng stroke. At pag sa kidney pa, tataas ang inyong creatinine. So magkakaroon kayo ng hypertensive nephrosclerosis. So pataas ng pataas yung creatinine. And later on, nauwi po sa dialysis. At hindi lang po yon, meron din siyang epekto sa mata. So, lumalabo yung paningin. So, yung mga mabilis o malakas, lumabo yung mata. Better check with your blood pressure also. And ED. Ano yung ED, Doc? Erectile dysfunction. So, pag hindi na kaya ni Manoy, baka uncontrolled yung blood pressure mo. So, ito yung mga pwedeng mangyari kapag pinabayaan natin. So, ano ang solusyon? Dok, anong pwedeng gawin? So, dapat know your numbers. So, dapat alam natin ang mga numero. Ano ba ang BP mo? So, for example, have your BP check. So, punta sa clinic, punta sa health center, pa-check ng BP. And then, alamin din kung ano ba ang normal. So, dapat mapababa natin siya sa at least 130 over 80, at kung kaya pa natin, 120 over 80. So, sabi ko nga, 10 millimeters mercury lang, magbababa na ng risk ninyo for stroke and heart attack. Next, understand your condition. Understand hypertension. So, dapat naiintindihan ninyo, ano ba ang high blood? Ito ba ay tuloy-tuloy na o sandali lang? So, maganda may communication kayo with your doctor. Kasi yung iba pagkainom, pag naubos na yung nakalagay sa reseta, nako, tinitigil na yung gamot.
Diba? So, mas maganda naiintindihan ninyo kasi ang approach sa high blood, hindi lang po pag-inom ng gamot, kundi yung lifestyle ninyo, may exercise, diba? Dapat ganun. And then monitoring and education. So, kasama po siya bukod sa pag-inom ng gamot. And number 3, make changes. So, baguhin ninyo. Baguhin ninyo yung lifestyle nyo. Kung ikaw ay hindi umaabot ng 6,000 steps a day, dagdagan yung steps. Baguhin yung eating habits. So, mas maraming fibers. Less ang meat, di ba? Less ang mga sugar. And dapat lagi kayong nag-exercise. And regular maintenance. So, lagi kayong umiinom. Kaya nga maintenance medication. So, i-maintain ninyo yung pag-inom. So, yung tatlong bagay na yan, malaking ano siya, malaking factor para makontrol ang blood pressure ninyo at hindi kayo ma-weak sa komplikasyon ng tinatawag nating end organ damage and major events like stroke, heart failure, heart attack, kung kidney failure. So, lahat yan bababa at may iwasan ninyo kung kontrolado ang blood pressure nyo kahit wala kayong nararamdaman. So, I hope nakatulong na naman ang ating tips today. So, kung may tanong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do, Dr. J?